pulled out a safe last Friday with $100,000 in cash inside. Wendy Bankart has this story. James Cain and Barbie Agostini spend their days throwing a giant magnet on a rope into ponds, rivers, and canals in New York City. They hit the jackpot on Friday when they cast their magnet into a lake in the borough of Queens, New York. When the line came back up, there was a safe attached to it. When they managed to open it, they couldn't believe their eyes. It was stuffed with bundles of $100,000. Ano nagbigay sa baka sa bigyan bakla sa balay ko diyan agent sila Vanessa baklala ya oh ang basang agency ako no grabe ko no akin ko no sa ako no sa agent nina sa belya oh motor lang kung maligya ka lang mo ya maging mo ya kapanugit sa pastada na to reclaim the colors of the Brazilian flag. Nakaski mo ya. That's the latest BBC World News. FM News and Public Affairs. May lang siya makabalik ya. Yung sa bacha na yung tita sila. Wala nila na plastar ma yung. Ayan yung plaster mo eh. Baligyan sila. Hindi dapat nung baligyan sila. Explicar nila nga, sir. Wala pa ni tubi. Sir, hindi ka pa ni kamubin. Hindi nga. May gaba man. May karamang. Nagpakarang gani. Balagi mo sa ilo ka. Katapos, gaya pa matrinober. Ano nga talaga ginawa mo? Para naman ang unit. Sambalan niyo po kung tanigin baligya ko na lang, wala na lang nung ista. Baka malay mo ko yan, hindi mo kuya kakita sa future yung wala dito tubig yan. Kapaligyan mo nga, nausik ka na nga ni chimpo mo. Hindi mo kuya manguhula. Parang ng kwarta mo. Hindi mo kuya manguhula. Tanging paripan po. Baka mga dali ko mga ganun, mag-move-in. Hindi sigo niyo, kay may star na ko. Playing all the way till 7 p.m. today. Okay. If you like music and you like music trivia, you guys have come to the right place. Also, just to remind you guys, no. If you have sent in your messages or greetings or requests, please may suggestion mo to si Boyet ko nga. Makastock tubig sa nula mo to. Ano? Butangan. Drum sa babaw. Ato. So before our next time, sa nula mo to. Umuna kay Miga mo sila ko nung umuna ko nung sila to. Ulan? Hindi ah. Kung may tubig ang... Kung may supply, madiretso ang tubig sa babaw. Gusto niya babaw, babaw to? Oo, sa butangan drum sa babaw to. Ah, ang ano? Butangan sa tangkis babaw. Oo. John Lennon was initially not a fan of the song. Kung may supply, hindi mapuno ito yung tangke. Kung wala na supply, open mo naman daw. Tapos manawag naman tubig. Bali, butahan mo drum. Kung magtubod siya, hindi maglanlan nga i-on pa. Kung magtubod siya, hindi mo naglanlan pag ano na, pag i-open. Ah, pag oo, i-open mo na lang siya. Basta may open din eh, para magkato sa babaw ang tubig. Inamin ko ba lang? Ang namin ko. May linya lang sa tubig na yung madiretso tubig sa babaw. Hindi ka, hindi ko may tubig, diretso sa babaw. In short, naka-open na. Duro eh. I-open mo din. Tignan mo ito pa ang ano? Skillet? Kani? Magiging bayo na sumay sa tonga. Anong butang? Atop? Oo. Sa likod na eh. Eh, may tanong ko ano eh. Doke pa man tubig. Galing namin na i-idea kung iparent mong balay. Biskan hina supply tubig na miyara kaya supplying mo yun.
At least yung pair, iparent mo po, butangan mo sila. Guys, yung natin gamay ang libo, ang space. Buta mo sa top to eh. Sa likod ng top eh. Iparent mo ang balay. Makabaka ko tayo bago sa subalay. Bumbong Marcos Jr. Sa ilalim ng Kabalikat sa Pagtuturo Act, gagawin ang kung sila ng inyong mapagpalang si dating Pangulong Rodrigo Duterte umano ang nagutos na ilipat sa Procurement Service ng Department of Budget and Management ang 47.6 billion pesos mula sa Department of Health para sa pagbili ng COVID-19 supplies noong 2020. Ito ang inamin ni dating Health Secretary Francisco Duque III sa oversight hearing ng House Appropriations Committee para sa review ng budget performance ng ahensya at ng Philippine Health Insurance Corporation. Sa pagdinig ng investisyon ni Deputy Minority Leader Francis Castro, ang pinagmula ng mga kontrobersyal na paglilipat ng pondo. Sinabi ni Duque na iniayag naman ito ni Pangulong Duterte sa publiko sa kanilang televised weekly meeting o ang Talk to the People. Ikinagulat din ni Iloilo Representative Janet Guerin na ginawa ang direktiba sa pamamagitan ng public address dahil kailangan ng official notices o instructions. Hindi rin itinanggi ni Duque na nasa authority niya na isakatumparan ang fund transfer. Ngunit dilinaw nito na hindi unilateral ang desisyon dahil tumatalima lamang siya sa panuntunan ng PLDBM. Maliwanag na dati kalihim sa klaw niya ang fund transfer dahil sa public health emergency kung saan hindi sapat ang common use supplies and equipment, personal protective equipment at sa pang-COVID-19 pandemic supplies. Ang pasya na i-authorize sa PLDBM ay base umano sa rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Mababati na ibinag utos na ombudsman na paghahain ng kaso dapat kinaduke ang dating DBM Undersecretary Christopher Lau kauntay sa irregular transfer ng boto ng DSH patungo sa PLDBM para sa pagbili ng COVID-19 supplies. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hachik Avenue ng 105.1 Brigada News at Manila, the Michigan News reporting. Ipa-rent ko na balay ko yung mga 6 years na parenta. Bawi, ang gasto lang. Really?